Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo pong lahat at sa lahat po sa inyo po rin na sumusubaybay ng misang ito sa pamamagitan ng Facebook Live, no? Lahat tayo ay nagdarasal sa Diyos. Kaya tayo nagdarasal dahil tayo ay may pangangailangan, no? Kaya tayo nagdarasal sa Kanya, no? Ngunit paano magiging epektibo o madaling matanggap o mangyari ang ating mga ipinapanalangin. Napakalagay yung paano tayo nagdarasal at kung ano yung ating pinagdarasal, no? Sa ating pong mabuting balita, mayroon pong isang kanineyang babae, no? Ito'y hintil, no? Hindi po Hudyo, no? No? Dayuhan na lumapit sa Panginoon, no? Dahil ang pinuntahan ng Panginoon ay isang lugar ng mga hintil sa Tiro at Sidon, no? Yung mga Hudyo na nakapangasawa ng mga dayuhan, no? Kaya sila tinawag ng mga hintil, no? At ito ang babae na bibilang dito, no? Ang may pangangailangan nitong babae sa Panginoon dahil yung kanyang anak na babae ay may pinahihirapan ng demonyo. Ngunit siya hindi pinapansin ng Panginoon, no? No. Dahil alam niya at kilala niya yung babae, no? No. Ngunit itong babae patuloy pa rin na sumusunod sa Panginoon at dinudulog ang kanyang pangangailangan. Kaya nga sabi ng mga alagad ng Panginoon sa kanya ay pagbigyan na ng tumigil na sa kasusunod sa kanila. Ngunit sabi pa rin ng Panginoon na siya naman talaga ay ang misyon niya ay para sa mga tupang naliligaw ng Israel, no? No. At ngunit ang babae talagang matindi ang kanyang pagsusumamo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, no? Pinagwikaan siya ng isang salitang na parabang may pang-insulto, no? Sabi ng Panginoon ay hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta, no? Para bang inihalin tulad ng Panginoon yung babae sa tuta, no? Dahil nga po siya ay hindi nabibilang sa mga Hudyo, no? Dahil hindi siya Hudyo, no? No? Pero ginagawa lang naman iyon ng Panginoon para subukin talaga yung babae, no? 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 Subukin yung babae, no? No? At pumasa sa pagsubok itong babae. Kaya nga sa kahulilihan ay sinasabi na ng Panginoon doon sa babae na matatanggap niya ang kanyang hinihiling, no? Doon sa pangyayari pong ito, pinakikita po yung mga katangian, no? Kung paano po tayo dapat lumapit sa Diyos, kung paano tayo dapat magdasal. Una, mahalaga tayo ay may pananampalataya, no? Mahalaga naman pag hinagdadasal,
ay may pananampalataya ka talaga sa Panginoon. No? At tinawag nga ng babae ang Panginoon na Panginoon at anak ni David. No? May pananampalataya. Pagka tayo ay nagdadasal, no? No, may pananampalataya, no? No. At mahalaga, bukod sa pag tayo nagdadasal may pananampalataya sa Diyos, ay dapat ang panalangin natin ay may taglay na kakulitan, no? No. Kung talagang kailangan at mahalaga, dapat ay mangungulit ka sa Diyos. No. Itong ginawa ng babae, no, parang kinulit ng kinulit niya ang Panginoon para siya ipakinggan, no, sa kanyang sinasabi. No. No. At kalakip ng kakulitan, no, sa English po tawag natin sa pagiging makulit ay dapat tayo ay maging persistent, no. Ang prayers ay dapat ay persistent, no. Patuloy, no. At pangatlo po, dapat ang ating panalangin ay matyaga, persevering, no? 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 Hindi tayo dapat masisiraan ng loob o susuko, no? Dahil pag tayo nagdarasal, hindi naman kagad pagka tayo ay unang nagdasal ay kagad ay may sagot ang Diyos. Kinakailangan tayo ay matyagan, maghintay sa tamang panahon. Meron daw tatlong sagot ng Diyos sa ating pumanalangin. Yes, no, and wait. Yes, kapag ka talagang sa oras na iyon, talagang kabubuti mo yung ipinagdarasal mo. No? Alam naman ng Diyos talaga ang kabubuti natin. At no, kapag ka hindi ikabubuti mo yung iyong hinihingi. At syempre, kinakailangan maghintay, no? Kaya minsan ay tila nagtatagal ang Diyos sa pagsagot sa ating panalangin, no? Kailangan talaga maging matyaga po tayo, no? No. At kahulilihan, mahalaga ang sa pagdarasal po natin, dapat talaga tayo'y mababang loob. No. Humble, no? Dahil tayo ang nangangailangan, no? Nangangailangan sa Diyos, no? At itong ang babae ay lumuhod pa sa harapan ng Panginoon. Pagpapatunay ng kanyang kababaan ng loob, no? At ganyan dapat ang mga maging katangian ng ating mga panalangin, no? Kapag tayo ay nagdadasal sa Panginoon, may pananampalataya, may taglay na kakulitan, no? O mahalaga yung persistence in prayer, mahalaga po yung maging matyaga o persevering in our prayers, at ang panghuli nga po, dapat tayo ay maging mababang loob sa Diyos. At matatanggap natin ang ating hinihiling.